Magandang araw sa inyo lahat! Isang panibagong araw para tayo ay matuto. Ako nga pala si Angelo Hendrix Guevara mula sa ikalimang baitang. Isang tanong para sa inyo, alam ba natin kung paano nabuo ang ating bansang Pilipinas? Kung hindi pa, mayroon akong kwentong inihanda sa inyo. May isang bansa na mayroong magagandang tanawin at may iba't ibang uri ng mga nilalang. Pangalan nito ay Pilipinas. Ito'y isang bansa na binubuo ng 7,641 na mga pulo. Dahil dito, ito ay kilala bilang isang arkipelagong bansa. Ngunit sa kanyang pambihirang anyo, paano nga ba siya nabuo? Mayroong tatlong paliwanag sa pagkabuo ng ating bansa. Alamat, relihiyon, at teoryang saintipiko. Sa alamat na natutunan natin ang iba't ibang kwento tungkol sa pinagmulan ng ating bansa. Mga kwentong ang iba ay nagmula pa sa mga katutubong. Isang halimbawa nito ay ang alamat na natutunan ko tungkol sa mga magkakaibigang agila, langit at dagat. Mula sa kanilang pagbabago ng kanilang relasyon, mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa pagiging magkaaway, ay nabuo ang bansang Pilipinas. Ang relihiyon naman ay may ibang paliwanag. Ayon dito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lumikha ng anumang bagay dito sa ating mundo. Tumagal ito ng 6 na araw hanggang sa mabuo ang lupain, karagatan, mga hayop at iba pang na nakikita natin sa ating paligid. Ang mga pangyayaring ito ay nakasulat sa banal na aklat. Na iba naman sa 2 nabanggit ang teoryang saintipiko. Dito, ginagamit ng mga tao ang mga iba't ibang ebidensya at mga datos na nagpapaliwanag sa pagkakabuo ng ating bansa. Mayroong teoryang bulkanismo na may kinalaman sa pagputok ng mga bulkan, teoryang continental drift na nagsasabing nagmula ang mga bansa sa isang supercontinent, at ang teoryang tectonic plates na nagpapaliwanag sa paggalaw ng lupa. Kayo, saan kayo naniniwala? Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga paliwanag na maaari nating matutunan. Mula sa mga impormasyon na ito, naway lahat ay mas nakilala pa ang ating bansang Pilipinas.